for only 88. Eat all you can na po yun. Promise po, hanggang magsawa po kayo. Mga healthy foods, mga mura. Ano nga ba itong Anli na pagkaing bukid? Pag sinabing pagkaing bukid, buffet, simpleng pagkain. Yun ang mga dinudumog ng mga tao. Pritong tilapia, crispy, kare-karing gulay, ukoy, hipon, talong, pako na with itlog na pula, and siladang mangga. Kung anong sa pagkaing bukid, yung namimiss niyong kainin, it's here sa amin. Simpleng pagkain, healthy food kung tawagin. All you can eat sa halagang 88 pesos lang. Sugurin natin itong bagong kainang matatagpuan. All the way down south. Dito mismo yan sa San Pablo City, Laguna. Si Hannah Malilay. We have 88 peso pagkaing bukid buffet. Nag-umpisa ito last July 12. We plan na mga 2 days lang sana in a week. Pero nung ika-second week, parang may mga taong pumupunta-punta na nagtatanong. Ging Monday sa Friday na kami ngayon. 11 a.m. to 5:30 na kami open for 88 buffet. Nag-start ito buffet namin because of Samantha, yung aking pamangkin na nasa States. Kasi mahilig siya sa mga pagkaing bukid. Silang dalawang mag asawa. So, nag-try ako. And ito naman lugar is vacant din. Ito kasi yung property is my husband's family na property. So, nagplan na ako maglagay. And then, ipinangalan ko to. That's why kay ate. Si ate kasi yung aking number one, si Samantha. Ate ang tawag ko doon. And then, at the same time, si Marlene Abayon, pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako magpa-plan talaga ng restaurant kung wala si Marlene na pinagkakatiwalaan ko. Siya nag-aalaga nitong restaurant namin. All you can eat na sulit, pagkain bukid, sa halagang 88 pesos lang, pwede ka na magpaulit-ulit. Ito yung kainan na ipinangalan sa mismong kasambahay ni ate na kanyang pinagkakatiwalaan at matagal na nga rin napamahal sa kanilang tahanan. Umaapaw ang inspirasyon, pero ganito na nga ba talaga kamura ang mga Anli Buffet ngayon? Bakit ganito lang ang presyo at paano nga ba kumikita yun? Nag-start ito because number one, gusto ko sanang ma-experience din ng mga ordinary people yung how buffet is. Happiness sa aming lahat na nakikita na pag umaalis sila, busog sila for just 88 peso. Hindi kami nalulugi naman kahit papano. We're earning, miski hindi masyadong napakalaki, pero okay din naman kahit papano. Sa volume lang kami bumabawi. Kung madami sila, so that's the time kikitang kay ate restaurant. Every day, we have menu for the day. Minsan nag-iiba-iba kami ng mga sabaw namin, mga menus namin. Every day, namamalengke rin sila. It's all fresh. Actually, walang natitira dito sa mga pagkain na talagang all out, ubos every day. Actually, yun lang kasi ang kaya ng 88 buffet. Hindi na namin siguro makakaya pagka talagang may meat pa. And then also, healthy food yun eh. Always, we have pritong tilapia, crispy. And kare-karing gulay. We have ukoy, hipon, talong, crispy, kangkong, steamed okra. We have our famous pako na with itlog na pula. We have ensiladang mangga. Dito sa kay ate restaurant na 88, pag sinabing pagkaing bukid buffet, lahat matitikman nyo dito sa amin. Minsan nga, nagbubulang lang kami kung anong sa pagkaing bukid. Yung namimiss nyong kainin, it's here sa amin. And then, masarap po. You can try po ang aming pagkain dito po. Probinsyang probinsya mula pagkain hanggang sa setup ng kanilang hapagkainan. Para ka na rin nasa bahay kubo, sari-sari ang gulay, meron pang isda at sabaw, sino ba namang hindi maglalaway? Bukod sa mura at abot kaya naman, ano pa kadalasan ang pinakadahilan kung bakit sila binabalik-balikan? Awa na Diyos, nagugustuhan naman ng mga customers namin yung aming luto at nabimiss nga daw po nila itong mga gantong klaseng pagkain bukid. They're requesting Saturday, Sundays also kasi nga para daw mag-family day. Pero we're just starting. Just 1 month pa lang kaming dire-diretso na nagbubukas. So baka po, inaayos pa lang po namin baka sakaling makabukas kami Saturday, Sundays din ho. Si Miss Ate na si Marlene, kung wala siya, wala rin ang aking kay ating restaurant. Why? Because pinagkakatiwalaan ko siya. Talaga siyang iniiwan ko dito. Mahal na mahal namin yung si Marlene. Without her, wala din to. Kasi alam mo, siya nag-worry pag walang mga customers. Talagang kaya minsan lumalabas siya to dance para maka-inganyo ng mga customers dito. Napaka-bait niya. Even without me here, si Marlene, mapapagkatiwalaan ko sa lahat ng bagay. Hindi ako nag-worry. Maski nasa Manila ako, maiiwan ka siya dito. Parang kapamilya ko na si Marlene. Kung sino man may gustong magkaroon din ng mga buffet like this. Kasi ako ho, nagplano lang po talaga ako nito because narito si Marlene. Hindi ko naman
ho talaga kayang mabantayan ng husto itong restaurant namin. Talagang pagmamahal at tiwalaan nyo sa tao nyo, ibigay natin. And then wholeheartedly, you work hard for it. Number one is yung location nyo, saan maganda yung foot traffic nyo. And also, number one is your client. You have to love your clients. Kung ano mga nire-request nila, kung kaya naman, bigay natin. Mga cabs, iniimbitahan po namin kayo to come here po sa aming Kay Ate Restaurant 88 Pagkain Bukid Buffet. Dito po sa San Pablo City, Laguna po. We're open Monday to Friday. May all-day buffet po kami starting 8 a.m. till 5:30 po. And then yung buffet namin po na 88 with Marienda in the box po namin from 11 a.m. to 5:30 p.m. po. Talaga naman manyaman Kenny. Manganta na mga kab! Kainan na mga kab! At welcome dito sa P. Alcantara Street, San Pablo City, Laguna. At dito tayo dumayo para sa isang murang buffet. 88 pesos lang tol. All you can eat. Eh, lahat yan. Ang dami nito tol. Oh, mga pagkain bukid, no? Oo. Oh. Siyempre, nandiyan yung mga isda at iba't ibang gulay tsaka mga prito. Meron din tayo rito ng lumpia. Gaya nga sabi mo, may mga gulay dyan, talong, okra, tapos may iba't iba pa. Ano bang mga tawag dyan tol? Ito yung kare-karing gulay at saka yung ginataang puso. Tapos sa prito naman, meron silang okoy at yun nga, yung lumpia. Pero yung lumpia nila, lumpiang gulay yun, mukha lang siyang lumpiang Shanghai. Uumpisahan ko ang kagat ko dun sa okoy. Ikaw, okoy? Okra yung akin. Yan? Yeah. Okoy na okra. Yeah. Cheers! Cheers! Okay talaga sa akin yung mga ganun ba? Yung pinirito na ginagawang alamang na okoy. Mm-hmm. Kung okay sa iyo yung okoy, okra sa akin yung okra. Mm. Masarap itong may sausawan eh. Hatiin muna natin sa gitna, tapos isausaw natin sa suka. Santo style yung lasa. Sausaw ko muna ng suka, tapos lagyan ko ng alamang. Sarap yung alamang ito. Hindi ko pa natikman eh. Titikman ko siya. Mm, tikman mo. Gusto ko ng talong, tapos lagyan natin ng alamang. Pwede itong ulamin. Yung alamang? Mm-hmm. Alamang? Pero maganda yung kombinasyon niyan to. Kasi yung sa'yo nilagay mong suka. Mm-hmm. Hindi ko alam kung yung mga kapos natin, ginagamitan din yung kalamansiya. Pero kaya yung kalamansiya yung alamang. Pwede rin pala yun. Pwede din naman para sa akin. Dahil ginagawa ko na yan. At magsausaw tayo nitong tilapia. Iyan. Ng kanin, at konting sile, uy, pampakate. Nakaka-imagine ako ng ano sa ganito eh. Puno. Yung para tayong nasa silong lang ng puno, tapos medyo nakakarinig ka ng mga aligasgas ng mga dahon. Yun yung ano, yung probinsya feels na ganito. Pero para ka rin nasa backyard, gano'n, bukid. Ayan, parang backyard niya. No? Meron silang binibigay dito na tahong. Tapos sabaw. Yan yung pinakasabaw nila. Check natin yung ano, yung tahong. Mm-hmm. Kung napapansin nyo, nagkamay na kami automatic. Ayun naman. Hindi tayo nag-umpisa sa kutara. Aba, syempre. Eh, yung tema dito, bukid eh. Oo. Mga kutara dun sa bukid. Eh, yun nga, oh, kita mo, parang feeling niya, kalabaw siya eh. Kasi nga bukid eh. Kalabaw pala eh. Parang kalabaw, di ba? Hindi kasi masipag yan. Oh. Ah, naibawi. Oo. Oh. Naibawi. Okay yung pagkakalabaw. Pero kala mo, may sungay siya, gano'n. Ah, hindi ako nag-isip niya. Hindi ako nag-isip niya. Kaya sa kalabaw kasi masipag talaga yan si Jumbo. Talaga po? Oo. Ay. Mamaya ka. Siyempre maggulay naman tayo. Ayun. Ito yung kare-karing gulay. Mm. So yung pinakasitaw muna kunin natin, tapos lagyan natin ng bagoong. Sabay mo sa kanin. Napakasarap ng gulay dito. Tingin ko nga ito, walang manonood nito eh. Isda gulay. Naku, nung huling beses na nag-isda gulay tayo. Di ba? Hindi tayo hihiyan ng ano, cubs ni Iso. Oo naman. Mahilig din sila sa ganito. Mm. Parang ito tol, itong kakainin ko ngayon. Mm-mm. Puso. Tingataang puso. Puso ng saging na may gata. Mm. Ito yung sinasabi ko. Maraming gulay, maraming isda. Ultimo yung lumpia. Gulay ang laman nito. Mukha lang talaga siyang Shanghai. Pero pag hiniwa mo siya sa loob, ayan yung gulay nyo. Ito yung masarap din sa suka tol. Anong nga tawag nila rito sa... Bako. Bako salad. Bako? Anong sinasabi mong bako? Pa... Bako! Ah, bako! Oo. Kala ko, bako eh. Kala ko, ikaw na. Tumitira. Tinitira ka na. Pero ito, habang tinitira ko, titirahin na natin to. Bako, tol. Bako salad. Usong-uso din to sa Pampanga, itong bako na to. French salad kung tawagin sa English. Ito yung lugar na to pala is kay ate kung tawagin. Kasi nga, kay ate, galing siya kay ate. Huh? Ganun lang siya kasimple. Wala nang kailangan ni wordplay doon. Galing siya kay ate. Yung pala yun? Oo. Oh. Mm-hmm. Kasi si ate mismo, kanina, yung tumutulong sa atin mag-serve dito, siya talaga yung pinagkakatiwalaan ni mama sa restaurant nito. Kaya naging kay ate.
B. Alcantara Street to, mga kap, sa San Pablo. Dumayo tayo all the way down south, from north to south. Uy! Kaya sulitin natin to. Kain mo tayo. Kain mo tayo. Ang kanin, Tol. Ang ano? Ako din eh. Masyado tayo nag-focus sa kainan ah. Oo nga eh. Kung tayo magkwentuhan, kumain. Ayun pala eh. Siyempre pwede naman mag-refill. Kasi it's all you can do eh. Ay, ganun ba? Oo. Nanginanalis ng bowl. Lagay muna namin dyan. Dito mga kaps, kapag kumain kayo, may automatic na nagsaserve na sa harap para tamang kuha naman sa, siyempre 88 pesos, di ba? Oo. Mahirap naman sumobra tayo tapos di naman natin maubos. Kawawa naman yung restaurant. Sa 88 pesos, may nawi-waste. Tsaka siyempre, Tol, para hygienic din. Tama. Diba? Isa pa yun, oo. Hindi yung hinawakan ko yung sandok. Hindi mo alam. Yung iba, sa dulo lang umawak. Yung iba, hanggang doon sa bibig na nung sandok yung awak. Diba? Pero pag may nagsaserve talaga, mas alam nila yun. Diba? Para kang kumakain ng catering. Oo. May nagsaserve na doon. Tamang control lang din. Ubusin mo muna, kumbaga. Magawa mag-refill. Katulad nitong kanin, inubos muna natin bago natin i-refill. So, kangkong tayo, taka okra, napakadalang nitong okra lumitaw sa vlog dahil paminsan-minsan ko lang naman din nakakain ng okra. Tapos, nagyan natin ng bagoong. Tol, pwede bang tingin ako ng isang mabang okra? Ito, oh, tama-tama ito. Hindi naman talaga ako mahilig dyan. Yeah. Kaya ang kasama sa sinerve sa akin. Ito, favorite ko kasi ito eh. Sorry mga kabsado, nung totoo ito, inuubos natin. Siguro, napapansin yun, hindi naman namin in-explain yung lasa talaga, literally. Kasi siyempre, meron naman ito kahit saan. So, kung gusto mo naman nito, diba, matitikman mo talaga yung lasa, so alam mo talaga yung lasa niya. Bida naman dito, ngayon, is 88 pesos nung. Lahat na yun, up to sawa. Kaya nga, nagpupuntahan dito, Tol, kanina nakita natin. Di ba? Pamilya, magkakatrabaho, magkakaeskwela, lahat sila excited na kumain dito kasi nga, ang mura. Tapos siyempre, kakaibang mga putahe ang nakalatag dito, feeling mo talaga nasa bukid. Yeah. Tapos yung pagkakadesign pa, puro ganyan, parang kubo, tapos may mga dahon-dahon. Feeling ko parang Tim Canlas related yung tema niya. Bakit? Kasi lalagyan natin siya ng maraming sticker na din. Maraming sticker kagad? Kasi parang at home ako dito eh. Ano naman talaga siya? Masarap, sulit, malinis, pasok sa bulsa, patok sa masa, at manyaman Kenny talaga. Uy! Tega! Baka outro na yun. Hindi pa yan outro, Tol. Hindi pa. Ano ba yan? Hindi na ako tumama. Kala ko outro eh. Hindi pa yun outro, Tol. Ang kasunod kasi nun, pag nadikita na ng sticker, eto, makapshare ko na sa inyo. Pag nadikita na ng sticker, yung kasunod na hinihintay natin, padating na. Ay, oo naman. Ano ba yun? Ano yung hintay natin? Eto, ilagdag ko lang. Natuwa ako kanina dahil nakakita ko ng mga kabataan na kumakain ng gulay. Okay. Bihirang-bihira na sa ngayon yung tipong pupunta rito, dadayo para kumain ng gulay. Ama. Birang-bira na. Kaya kanina natuwa talaga ako. At malaking tulong dun, itong kainan kay ate para ma-introduce ulit, maibalik sa mga kabataan yung sipag sa pagkain ng gulay. Oo, maganda pala ang agikain din. Oo. Nakakatuwa rin eh. Kaya naman, didikitan natin to. Tim, ka... Ha? Yan, tapos na yun. Tapos na ba yun? Atin dyan eh. Ay, sa'yo ba yun? Pwede, ito na nga. Ito na. Da! Bago pa ito, Tol. Alam ko, nung July lang sila nagsimula. Oh. Tapos, kita mo naman, ang daming gulay, isda. Kaya talagang parang pakiramdam mo, eh, para ka nasa bukid. Tapos, Anli, okay, di ba? Kaya naman! Yan! Ah! Ito, kaya ako lunukin mabilis to. Kainan na bago, Anli gulay at rito. Bakit yung tumatawa ka agad? Teka, hindi ko pa nagigers, hindi ko pa nagigers. Ano yung pa? Hindi ko pa nagigers. Daming choices sa buffet. Dito na mag-eat kay ate. Ocho, ocho! Ocho, ocho! Ocho, ocho! Ocho, ocho lang! Ocho, ocho! Ocho, ocho! Ocho, ocho lang! Hindi ko nagigers mo muna eh. Bakit kaya? Siguro flat. Gano'n lang talaga eh. Pero ang ganda. Ang ganda lang ito. Ano maganda ron? Palakpak ulit yun. Uy! Bravo! Napakahusay mo! Oo, magaling talaga yan. Hindi yan tinuruan mang hype, ha? Magaling talaga mang ano yan. Baka inutusan mong mag-hype yan. Hindi! Ha? Kusa yan, kusa. Napakahusay mo talaga. Eto! Sabi niya, hanip ka. Sabi niya. Napakahanip mo talaga. Hanip ka rin!
Ocho-ocho. Kay ate, ocho-ocho. Ocho-ocho okay. Lang. Ganda nun na. Original mo yon? Actually, original ko siya. Iniisip ko kung kaninong bayani ko siya ipapakanta. Lumang bayani ba yan? Uy, bago-bago pa yung bayani na naisip yung bayani. Pero dahil nga maganda yung pagkakanta, may ipapakanta niya sa mga bayani. Attendance check, mga kams! Ayan na. Kung umabot kayo dito, please, please, samahan nyo kaming kumanta. Itong maganda-gandang, ang tawag doon, novelty. Novelty song. Na ginawang parody. Yeah. Ni Mayor. Pero original daw niya yun. Original ko yan. I-comment nyo sa baba itong lyrics na to. Yeah. At pakinggan natin ulit si Mayor. Kainan na bago ang ligulay at rito. Daming choices sa buffet. Dito na mag-eat kay ate. Ocho, 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 ocho lang. Ocho, 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 ocho lang. Kulang eh, dapat tayo dalawa eh. Parang anong nangyari, ocho lang eh. Dapat ocho, ocho eh. Pangatlong sunod na yan, hindi mahirap na i-edit yan. Hindi, yung chorus lang. Yung chorus lang. Sige na, sige na. E di ito na nga. 1, 2, 3! Kay ate, ocho, ocho! Ante! Ocho, ocho! Dapat ganun! Ocho, ocho! Ocho, ocho lang! Ocho, ocho! Ocho, ocho! Ocho, ocho lang! May posting pa! Eh, siyempre, para may ending! Hanip ka talaga! Hanip ka rin! Hanip ka! Hindi ko na in-edit yung pangatlo, ha? Mahirap. Ay, kay Kuya Bayani Ag Bayani, isa kang bayani. Nakakapagod pala yun. Oo. Oo. Ang galing mo, isa kang legendary. Yeah. Sana napanood mo to. Yeah. At sana natuwa ka. Pahiram daw nung kanta. Pahiram lang, Kuya Yani. Ay! Yeah. Ang hirap pala sumayaw ng busog. Isa lang, tol. Yan. Sana nag-enjoy kayo dito sa episode natin sa Laguna. Napakadalang kasi natin mapadpad dito sa South. Mm. So, marami rin naman nagko-comment na nagre-request sa pumunta naman kayo ng South Luzon. Uh-huh. At ito na nga yun. Feeling ko, tol, hindi lang ito yung Laguna episode natin. Parang feeling ko babalik pa tayo. Feeling ko din. Kasi mabupait mga taga Laguna. Uh-huh. Ay, gusto kong puntahan eh. Pero mamaya natin pag-usapan. Ayan. Pero, sana matuloy. Ito, maisingit ko lang. Uh-huh. Si Jumbo, medyo na out of place eh. Bakit na naman? Paano si Jumbo? Kasi parang feeling niya hindi raw siya bagay sa Laguna. Kasi hindi ka malaguna eh. Wala na eh. Sige na. Baka lumala pa yung asaran dito. Ayan. Hanggang dito na lang muna. Sana safe and dry kayo dyan kasi ang mga panahon na binablog namin to ay tag-ulan. Tama. So sana pag minalabas na to, okay-okay na lahat. Yeah. Ingat kayong lahat. Huwag nyo kalimutang umiti dahil ang ngiti nakakahawa. Kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad niya. Oh, di ba? Yan ang mga ngiting ano yan? Ngiting bayani. Oh, okay. Ngiting bayani. Maganda. Ha? Ay, kulang pa. Ano pa? Eh, mag-outro ko na, dali. Outro mo na. Ito daw, tol. Outro mo na? Outro mo na! Sige, sa bonus clip na lang natin nabulin. Baka makahabol eh. Ako po si Kamsen. At ako po si Mayor TV. At muli kami ang Team Galas TV 2023 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag nyo makakalimutan at lagi nyong tatandaan. Oh, ito na, tol. Hindi yan. Ay, ito. Yeah. Coca-Cola, ulala. Mm-hmm. Cheers. Cheers, mga Kams. Aya! Sipensya na, medyo makalat na yung kamay, ha? Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Peace out! Uy, peace out na naman! Ayan, peace out! Peace out, ma. Ito, malapit na. Ayan, totohanin muna namin yung kain kasi hindi mapigilan. Tol, alam mo, tol, malungkot ako. Bakit? Kasi tayo nang nag-ocho-ocho. Kaya raw ni Jumbo yung kasi... Ano? Dancer yan! Dancer talaga yan! Oh, tigyan mo, ha? Tigyan mo, ha? 1, 2, 2! One, kay ate, ocho-ocho! Bakit ganun lang? Oo nga! Ang dami sa chorus yun! Ang dali lang nun! Eh, sabo! Hindi magpapauli si Papa Ocho! Papa Ocho! Papa Ocho! 1, 2, 1! Kay ate, ocho-ocho! O yan! Yan, ang galing mo, Papa Ocho! Si ate! Si ate! Kay ate! Siya po si kay ate! Yan, si ate! O sige na, kayo na magtakip niyan. Kahit lang kami, mga kaps. Habol na lang kami sa bonus clip. Thank you.
check mga Raps, 5:19 AM, ganito kaaga tayong pupunta doon sa San Pablo, Laguna. At kung ano man ang kinahinatnan noon, sana nagustuhan nyo yung napanood nyo dahil nasa bonus clip na tayo. Pero ito talaga yung mga nangyari. Sugod muna tayo sa Valenzuela para doon sa dalawa, sunduin natin. Tapos diretso na tayo Laguna, tama kayo sa biyahe, let's go! So medyo tumigil lang kami sa gitna ng NLEX sa may emergency bay. Kasi may truck kanina doon na bumutok ang gulong. So, sinecheck lang namin kung may tama yun sa amin. Kasi, ang lakas ng impact. Grabe. Wala naman. Pero wala naman. So, yun. Salamat na lang tayo. Wala nangyari. Pero buti na lang sa itaya. Tuloy natin ang biyahe. Let's go. Nasa San Simon pa lang kami. 6:09 na tayo nakarating dito sa Valenzuela. Safe na safe. Safe and dry. Pero umuulan sa labas. Kaya hindi muna tayo lalabas kasi wala pa naman sila mayor. Andito na tayo sa tapat ng Brucada. Hinihintay natin itong parking space na to na magkaroon ng laman. Particular si Bukbuk. Wala pa siya. 6:09. Update namin kayo mamaya. So wala pa rin sila mayor. Kaya magalmasal muna tayo dito ng lugaw sa kanto. Uy, handa ka na pala, Tol. Wala pa. Andito na sila. Saan tayo pupunta? Parang kanina nung nag-iwalay tayo eh. Pumunta tayo na San Pablo, Laguna. San Pablo, Laguna? Malapit lang dito. Malapit lang pala. 2 hours. Napasubo na si Mayor. I-mute ko na lang kasi lakas ng music dito. Ah, ito na siya. Kasi naka-yellow din si Mayor kaya sumayaw na rin siya. Thank you. Marami sa lahat po. Yun, kay ate. Kasi ang mait nila, nag-search sila sa amin. Thank you very much po. Pinabukasan na nga balito ang mga pangyayaring to at pormadong-pormado. Hindi ko alam bakit pormadong-pormado itong kasama natin, mga Cubs. Saan tayo ito pupunta? Saan punta ito? Ba't pormadong-pormado kayo? Vlog tayo ngayon, di ba? Eh bakit ganyan ang outfit mo? Hindi ba pwede ito? Hindi! Dapat ba ganyan? Ganyan lang. Yan! Long sleeves pero tinutupi. O siya, ang pupuntahan namin kasi ngayon mga Cubs. Ay sorry, hindi ko na-unlock. Ang pupuntahan namin ngayon mga Cubs ay kasal ni Kuya Bob. Yung episode natin na Kuya Bob pare sa imbitahan tayo. Asan ba si Jumbo? Ewan ko dun. Lagi naman late yung isang yun eh. Kahit hindi naman vlog, nalilate talaga yun. So, abangan natin, pagalitan siya ni Mayor. Oy, pero maipagtanggol ko lang si Jumbo. Hindi late si Jumbo, sobrang agan nyo lang dalawa. Ganun ba? Sobrang agay nyo eh! 4:30, ang event natin ay 6 o'clock. Tara na! Uy! Dumating na pala siya! Oh. Ay, di nakikita eh. Late siya. Late ka raw, boy. Oh, hindi oh! Ha? Nabigla ka ako, nag-edit ako eh. Nag-edit ka ba? Ano yung edit mo? Yung para sa... bukas! Ayaw na panood nila kanina, yun yung ina-edit ni Jumbo. Ang galing! Kaya nga hindi ko pa natatapos yung bonus clip eh, kasi nangyayari pa to eh. O kita-kits tayo dun sa magkakasalan dun, tara na. So masyado yata tayo na paaga, time check 5:11 PM. Dahil 6:30 pa lang, pero nandito na tayo sa event place. Bago tayo pumasok dyan, kailangan mabango tayo. Ito yung Center's Parche, regalo ni Mayora at ni Mayor. Oh, Center's Parche, saan ba nabibili to? TikTok Shopee Lazada, SPS. Alright! So pag-aatid ka ng mga birthday, kasal, o kahit may sarili kang lakad, ganun-ganun lang. Diba? Alam mo ba, Tol, kung ano yung tawag sa Center's Parche Valenzuela? Ang tawag? Yan ang pabango ng mababango. Oh, yan. Pabango ng mga mababango. Yan. At sexy. Dagdagan na natin. Pabalitahan namin kayo pag nakapasok na kami dito. Dahil maga kami, siyempre nakapag-pick-up-pick na kami. So yung mga hinandaan ni Kuya Bob. Kuya Bob, pag napanood mo to, thank you. Kuya Bob, saka na. Wala pa si Kuya Bob sa mga oras na ito, so naghihintay pa kami. Kaya ba tayo handog? Mga Cubs, mabuhay ang bagong kasal! Ayan o! Best wishes po, congrats! Team Bellas TV! Nasa ano lang, malaking karangalan para sa amin to! Ayan o! Grabe! Kuya Bob, magpaalam lang ako na idadagdag ko to sa bonus clip para sa upload. Alright. Sana okay lang. Eta, grabe ang garbo ng inyong event. Ayaw. Churches, talagang pinagandaan talaga namin to. And deserve nyo. Maraming salamat sa pag-imbito nyo sa amin ng Cubs Nation.
imbitado tayo. Panoorin nyo na lang ulit. Let's go! Let's go! Panoorin natin kung paano tumayaw si Mayor. Ano ulit ang alan? Mayor TV po. Again, you.